Hello mga langga! Welcome to Senjay Vlog at your service! For today's vlog, ang isi-share ko po sa inyo ay kung paano ba lumipat ang isang caretaker sa factory. Tama po kayo ng pagkakadinig na ang isang caretaker ay pwedeng lumipat bilang factory worker. Ngayon, isi-share ko po sa inyo kung paano ba ang proseso at kung ano ba yung pwede nyong gawin bago kayo lumipat ng caretaker bilang factory. So, kung sa Pilipinas ay sobrang hirap mag-apply bilang factory worker, dito po sa Taiwan is may malaking chance kang makapag-transfer pag nandito ka na mismo sa Taiwan. So, kung i-rate ko ang pag-apply dito sa Taiwan, pag gusto nyo lumipat, pag caretaker ka at lilipat ka bilang factory, kung i-rate ko siya ng 1 to 10, 1 is the lowest, 10 is the highest, is 7% po ang inyong chance na makapasok ng factory dito kahit na kayo po ay caretaker. At yung 3% is pwede rin hindi, pwede rin hindi pwede, kasi nga may mga proseso rin na gagawin bago po kayo makapasok bilang factory worker dito. Hindi na po tinitignan yung education nyo at kung may experience ba kayo bilang factory worker. So dito, may mga process nga lang kayo kailangan pagdaanan at kung paano kayo makakalipat. So mag-start na po tayo kung paano po kayo makakalipat. So ang unang-una, dapat po ay finish contract na kayo. So dapat natapos nyo na yung 3 years na kontrata nyo sa inyong employer. And ito po yung nakakita kong safe na way para lumipat kasi wala ka nang iisip. Wala ka nang iisipin kasi tapos na yung kontrata mo. So, pag 6 months or 4 months na lang ang natitira sa iyong kontrata, pwede ka nang mag-try, maghanap ng trabaho or mga company. Mamaya, isi-share ko sa inyo kung paano ba kayo makakalipat pagka okay na lahat ng inyong documents. So, sa number 2 naman is pag na-abuse kayo ng inyong employer or isa sa member ng inyong mga employer. Paano ba papasok tong abuse na ito? Pag kayo po ay na sexual abuse, pag kayo po ay na physical abuse, may chance po kayo na lumipat bilang factory worker. Siyempre, kailangan medyo mabigat kasi na paratang itong mga ganito ano. So, kailangan po natin ng pruweba na sinasaktan kayo or nasa sexual abuse kayo. So, kailangan nyo po ng pruweba at ipapakita nyo po yun sa inyong broker. Tulad ng sabi ko sa mga nakaraang video, sa broker po muna kayo lalapit at kung itong broker na ito ay hindi naman umaksyon or hindi naman ginawa ng paraan para maalis kayo agad sa inyong employer, is pwede na po kayong tumawag sa mismong labor dito sa Taiwan at sila na po yung gagawa ng paraan para kayo po ay makaalis na sa inyong employer. Number 3 is death of your patient or kung namatay ang inyong alaga, pwede na kayong lumipat bilang factory worker. So, kailangan nyo na lang hanapin yung mga agency or mga mismong kumpanya na tumatanggap ng transfer dito sa Taiwan para kayo po ay makalipat. Pag namatay na ang inyong alaga at may chance kayo na makalipat dahil nga kung hindi naman na kayo kukunin ng inyong employer para magstay sa kanila. So, yun, may chance po kayong lumipat. Pang-apat at ang huli ay ang overwork. Pag overwork na kayo or hindi na kayo nagkakaroon ng time para magpahinga, para matulog, considered overwork po yun. At kung hiniram po kayo ng kamag-anak, kunwari kapatid ng alaga mo or kapatid ng amo mo, na pinaglinis kayo sa bahay niya, tapos hindi naman kayo sinahuran ng tama, is considered overwork yun. Yun nga lang, kailangan po natin ng pruweba na kayo hinihiram at inuutusan ng ibang pamilya para pagtrabahuin tapos hindi naman kayo sinasahuran. Pero syempre, kung sinasahuran kayo, syempre considered din na part-time yun, considered din na extra income yun. Pero kung hindi naman kayo binabayaran tapos sige ang hiram sa inyo tapos pag-uwi mo pa ng bahay ng mismong amo mo, iba pa yung trabaho mo, considered pong overwork yun.
And meron ding mga chance or may mga time din na ang pag-aalaga nga po natin is pag-aalaga ng matanda at pagtatrabaho sa bahay. Pero yung iba is inuutusan sila na magtrabaho sa bukid, magtanim, yung mga ganon. Pero caretaker ang trabaho mo, caretaker ang nasa kontrata mo. Pag hindi po ganon ang pag ganon po ang nangyayari sa inyo, kailangan na po natin na magreklamo dahil hindi po yun part ng job natin. May mga napapanood ako na ganun ang ginagawa ng kanilang amo dito sa Taiwan. Pero syempre, kailangan din nilang magtiis. So, hinahayaan na lang nila. Yung iba, may trabaho na sa bahay, tapos iba pa yung trabaho, pinagbubukid pa sila. So, may mga chance na ganun. Pero syempre, kailangan din nating balansehin. Kung kaya naman ang katawan mo at kung accept mo naman, why not, di ba? Pero kung hindi na kaya ng katawan mo at sobra na yung pagod mo, pwede nyo na po yung ireklamo. Siyempre, kailangan din yan ng pruweba kung pinagbubukid kayo or hinihiram kayo, pinagtatrabaho kayo sa iba, tapos hindi kayo sinasahuran. Yun, pwede nyo pong ireklamo yun at kailangan may pruweba para mas mabilis yung proseso at mas powerful yung magiging outcome nyo. So, considered na meron ka sa apat na yon, kunwari natapos na yung kontrata mo or na-abuse ka ng employer mo, na-overwork ka or namatay ang alaga mo. Kung meron man nangyaring sa yung ganun, may chance ka nang lumipat bilang factory worker. Ngayon, ang gagawin mo naman is maghahanap ka ng tao or ng mismong kumpanya na nag-a-accept ng transfer bilang caretaker. So, marami po sa Facebook, sa TikTok, marami silang mga pakulong ganyan na naghahanap sila kasi meron din silang matatanggap pagka nakapasok sila ng tao. Meron din ibibigay sa kanila yung kumpanya. Kaya, syempre, kailangan yung maghanap. So, yun, nakahanap na kayo. Kunwari, nakahanap na kayo. Yung taong yun or yung kumpanyang yun, i-schedule kanya ng exam or interview. Yes, may exam at interview din po dito. Pero, sabi ko nga, mas malaki yung chance at mas mabilis mong malalaman kung tanggap ka ba o hindi. Hindi tulad sa Pilipinas, di ba, pag pinag-exam ka, in-interview ka na, tapos nag-aantay ka pa ng 1 week, 2 weeks, 3 months, until 1 year. Wala pa rin outcome. Wala pa rin. Hindi mo pa rin alam kung tanggap ka ba o hindi. Pero dito sa Taiwan, pag kayo po ay nag-exam, pag kayo po ay in-interview, may mga time na on the spot sinasabi na nila kung tanggap ka or hindi. And meron naman yung time na kunwari ngayon is April 6 na interview at nag-exam ka. Magsasabi sila na kunwari, ito April 10. Pag sa April 10 hindi ka natawagan, ibig sabihin, hindi ka tanggap. So hindi ganun katagal. Ang hindi ganun katagal yung hihintayin mo para malaman kung tanggap ka ba or hindi. So, ganun po ang gagawin nyo. Siyempre, may proseso din yan. Pero yun nga sabi ko, dito, pag kayo po ay nag-transfer, okay lang ang high school graduate or walang experience. Basta may pasan yung interview at exam, pwede na po kayong makapasok. So, ganun lang po kadali dito. Pero siyempre, pag kayo po ay mag-a-apply, yun nga sabi ko kanina, pag balak nyo na talagang mag-apply ng factory worker, so dapat, 6 months onwards nang patapos ng inyong kontrata, kailangan nyo nang maghanap ng mismong kumpanya nyo na pagpapasukan nyo para hindi na kayo mababakante. Diba? Hindi na kayo mababakante. Kunwari, natapos ang kontrata nyo ng April 6. So, pwede na kayong mag-start ng April 10, mga ganun. So, i-schedule po nila kayon pagka kayo po ay natanggap na. So, ayun, sabi ko nga, mas mabilis talaga ang proseso. Ibang-ibang proseso sa Pilipinas pag nandito ka na. And, isa rin pong sasabihin ko sa inyo is, ang trabaho po ng caretaker dito, or ilang taon ka pwedeng magtrabaho dito is, bilang caretaker, pwede kang magtrabaho ng at least 16 years. Yun po yung pinaka-maximum. So, dito sa Taiwan, pag natapos ng kontrata nyo at gusto nyo pang magtrabaho, pwede kayong 16 years na dire-diretso. Walang uwian, okay lang. Hindi tulad sa ibang bansa, di ba? Ibang country na kailangan mo muna umuwi, tapos babalik ka na naman. Dito po is kahit na dire-diretso, okay lang. Sa factory naman, 12 years po.
ang maximum nila para magtrabaho dito. So, ganun din. Kahit na 12 years kang dire-diretso, or pag natanggal ka sa, or hindi ka na ni-renew ng inyong employer, or ng company mo na pinapasukan ngayon, pwede kang maghanap, pwede kang mag-walk-in. So, parang ganun din sa Pilipinas, pag natanggal ka sa iyong trabaho, or hindi ka na na-renew, kunwari seasonal ka lang, or 3 months lang ang trabaho mo, pwede kang mag-walk-in. Ganon din po dito. So, sobrang dami po ng mga factory dito. Sobrang dami ng pwedeng mapapasukan dito. So, hindi ka talaga mababakante. Basta hindi ka mapili sa trabaho, pag nandito ka na, hindi ka talaga mababakante. So, kailangan lang talaga natin ng sipag tsaga determinasyon para kayo po ay makapasok dito sa Taiwan. Dahil pag nandito naman na kayo sa Taiwan at hindi nyo nagustuhan yung trabaho nyo, okay lang na lumipad. Wala pong kaso yun. And yun nga, reminder lang din, syempre i-remind ko rin kayo na kung wala namang ginagawa yung amo nyo na na negative sa inyo, kung di naman kayo sinasaktan at hindi naman kayo ginubuto, yung mga ganong bagay, ba't ba kayo nilipat, diba? Pero syempre, decision nyo pa rin yan. Ito nga, opinion ko lang. Kung kayo naman po ay maayos naman sa inyong employer, and ang ina-after nyo lang is sahod. Talagang aminado naman ako na mas mataas talaga ang sahod ng factory kaysa sa caretaker. Pero syempre, di ba nga, pagka natapos na natin ang kontrata natin, is pwede naman kayong magsabi sa employer nyo na pag nag-extend ba ako, pwede mo bang taasan yung sahod ko? Yung mga ganun. Pero syempre, kung hindi naman nyo naayos yun, na hindi ka tinaasan ng sahod, so pwede ka nang lumipat. Lilipat ka na syempre, lalo na kung kailangan mo talagang kumita ng pera. Pero sabi ko nga, i-remind ko rin kayo na hindi lahat ng caretaker ay nagiging successful ang paglipat nila sa factory. Hindi lahat is maayos. Yung iba, nagsisisi sila ba't sila lumipat ng factory. Kasi nga, hindi maayos yung mga kasama nila. Kasi sa factory, marami kang pakikisamahan. Pero pag dito naman sa pagiging caretaker, ang pakikisamahan mo lang, tulad ko, pinapakasamahan ko lang palagi dito ay si yung alaga ko at yung asawa niya. Tatlo lang kasi kami sa isang bahay. Tapos pag weekends, holidays, umuwi yung mga anak nila. So far, wala namang problema sa kanila. So, sa tingin ko, mag-extend ako sa kanila. Pero, aminado naman ako na nung 1 month ako talaga, nung mga isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan ko dito, until now, nag-iisip pa rin ako kasi isang taon na lang natitira. Baka sabi ko, gusto ko sana lumipat ng factory kasi nga mas malaki yung sahod. Pero sabi nga ng mga nakikilala ko, tapos nakakausap ko, sabi nila, ba't ka palilipat ng factory kung maayos naman ang amo mo? Kung ang ina-after mo lang din is yung sahod. Oo nga, ang lamang lang din kasi ng mga factory is may OT sila. Sa ating mga caretaker is wala. Pero lang ha, pagka galante yung amo mo, yun nagbibigay sila. Pero siguro nga, mag-extend pa ako sa kanila dito. And sabi naman ng amo ko is baka ma-negotiate naman namin yung sahod ko, yung pag nag-renew ako. So yun lang, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana nagkaroon na naman kayo ng idea. So isa rin po talaga na way para makapunta dito sa Taiwan at mabilis na way. Tulad ng ginawa ko, hindi po nag-apply din ako ng factory. Yes, nag-apply din ako ng factory. Pero, yun nga, height, age, weight, ligwak ako. Pati sa education, ligwak ako kasi hindi naman ako college graduate. Hindi rin naman ako 2 years graduate. Ang natapos ko lang is vocation. Pero, ilang beses ako nag-try. Lahat yun nga. Pero, nung isang try ko pa lang ng bilang caretaker, yun, nakapasok agad ako. And 4 months lang po yung tinagal ko dyan sa Pilipinas, kasali na yung processing, ng pagpaprocess ng papeles, mga training, mga medical, lahat na po is 4 months lang. Nag-apply ako ng November 2020, nakaalis ako ng March 2020. So, 4 months lang po ang tinagal. Kaya nga, tapos nung nalaman ko pagdating ko dito, ay, pwede pala ang caretaker maglipat ng factory. So, kaya sinishare ko yun sa inyo. Baka magkaroon kayo ng idea. And kung wala naman kayong chance, diba, na makapasok ng factory dyan sa Pilipinas, why not itry nyo naman mag-caretaker? Kasi, same lang naman eh, diba?
Pag nag-factory ka, pag nag-caretaker ka, hindi mo rin naman alam kung anong kakahinatnan mo. Kung maayos ba ang trabaho sa factory or maayos ba. So, same lang. Ang pagkakaiba lang talaga ay sa sahod. Yun lang talaga ang pagkakaiba namin sa sahod tsaka yung mga benefits na makukuha. Yun lang. Pero so far, so good naman ang lahat ng mga caretaker dito. Kaya maraming salamat sa panonood. I hope na nakabigay na naman ako ng idea sa inyo. So maraming salamat. Bye!